Idol, naano na natin, na grinder na natin. So, ganito na yung itsura niya. So, naputol natin. So, tinanggal natin yung dito sa taas, yung tip niya sa taas. Tapos, ngayon, lilihiyain lang natin to para maging okay. Magsa-side gapping tayo ng spark plug natin para mas maganda yung response niya. Pero bago natin i-side gapping yan, so titingnan muna natin yung kuryente ng spark plug natin sa hindi pa nakapag-side gap. Bola lang yan! So, yan mga idol. So, yan yung kuryente niya. Sa hindi pa rin nag-side gapping. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So, ito na mga idol, puputuloy na natin dito sa side gapping natin. Kunti lang naman. So ito na yung naputol natin, na side gap natin. Ganito na yung itsura niya. So naputol natin. So tinanggal natin yung dito sa taas, yung tip niya sa taas. Tapos ngayon, lilihiyain lang natin to para maging okay. So lilihiyain lang natin tong mga ano niya, yung matalim-talim niya. So that's all I want you. That's all. So ito guys, DIY lang naman kung okay ba siya, okay yung performance niya. Pero nakagawa na ako dati nito. Saka maganda naman yung effective naman yung performance niya. Tapos may panukat tayo ito, nagaring bakal. So kung wala kayong panukat, so gamitin natin ang nagaring bakal. Masyadong malayo. Mga idol, nag-side gapping na natin yan. So, dapat yung sukat niya is parang lagaring bakal. So, okay yung tamang-tama yung lagaring bakal niyan. So, ganyan na siya mga idol. Parang wala siyang takip dito sa taas. So, tinanggal natin yung dito sa taas para wala na siyang humaharang. Kaso, lilihain lang natin kasi medyo matalim yung ano niya, yung pagkaputol. Para hindi siya matalim. So dito mo mararanasan yung power talaga ng magandang power ng motor mo. So ayan. Parang medyo okay na siya. Kung wala, pag mag-side gapping ka, mahirap ito gamitan ng lagaring bakal na manual. So mas maganda, grinder para mas mabilis. Tapos ayusin mo na lang. Lihain mo na lang pagkatapos mo i-grinder. Tapos mo lihain, siyempre, yung gap niya dapat nasa tama. Kasi may gap din to. So kung wala kayong, hindi mo alam yung kung anong gap, gamitan mo siyempre ng lagaring bakal. So yun yung pinaka-effective. Tapos, pagkatapos yan, linisin natin. Gamitan natin ang gasolina para matanggal yung dumi niya sa loob. Tapos, ibabrush lang natin. Tapos subukan natin mamaya patapuhin yung tricycle kung okay ba yung performance ng side gapping. Ano ba yung pinagkaiba nila? Dapat linisin mo ng maayos mga idol kasi baka mamaya yung pinagputulan mo dito pumunta dun sa makina. Dapat linisin mo yun. Dapat malinis na malinis yung sa loob ng spark plug kasi yung pinutulan mo sa ano nung nag-grinder ka, pag binalik mo tong spark plug mo baka pumunta dun naman sa makina. So baka magkaroon pa ng damage dun sa loob. So ito na yung DIY na side gapping natin. So nunit mo nang bumili ng mga i-reduce spark plug na side gapping, sobrang mahal yan. Mga idol. So ito, NJK rin naman ito, yung stock mo, pwede mo naman i-DIY yan, gawin side gapping. So napakadali lang naman mag-side gapping. So may ano ko lang, siguraduhin mo lang na yung spark plug mo hindi busted, tapos meron kang grinder, pamputol. Kung wala kang grinder, mahilam ka na lang. Tapos kung hindi mo naman alam yung sukat, so gamitan mo lang lagaring bakal, napakadali lang. Ito, lagaring bakal o. So ito, lagay mo lang, yan. So dapat tamang-tama lang. Hindi siya masyadong maluwag, at hindi rin masikip. So medyo maluwag siya konti, dikitan natin. So, yan yung resulta ng ginawa natin, side gapping. Idol, ay babalik natin yung ginawa natin na side gapping tapos papatakbuhin natin yung tricycle natin kung okay yung takbo niya. So, dandaan na natin balik. So, titingnan natin yung maging performance niya kung okay ba.
No, pa-under natin. So ayun mga idol, napatakbo na natin yung tricycle natin. Maganda yung resulta niya kasi mararamdaman mo talaga yung power niya kapag pinipiga mo yung gasolinador niya talaga mga idol. Dagdag lakas talaga siya. Hindi naman talaga siya as in dagdag talaga ng bilis, pero mararamdaman mo yung lakas talaga ng motor kapag naka-side gapping. Tsaka yung napapansin ko, medyo nabawasan yung vibration ng ano ng makina sa ano sa side gapping. Parang hindi siya pigil mga idol. So hanggang dito na lang yung video natin. Ganun lang kasimple ang mag DIY ng side gapping ng spark plug natin. So no need mo nang bumili ng spark plug ng mga iridium spark plug na side gappings. So kung meron kang stock naman, pwede mo namang gamitin yon para gumawa ng DIY o modified spark plug na tinatawag na side gapping mga idol. So hanggang dito na lang yung video natin. Huwag kalimutang mag-subscribe at ride safe always.